ang sagradong tolda. Inutusan ng Diyos si Moises na tumapyas ng dalawang bato kagaya noong una. Iniakyat ni Moises ang mga ito sa bundok Sinai at minsan pa'y nanatili siya roon sa loob ng 40 araw at gabi. Muling ibinigay ng Diyos ang kaniyang mga kautusan kay Moises at isinulat niya ang mga ito sa mga tapyas ng bato at muling nahipagtipan ang Diyos sa bayan ng Israel. Pagkababa ni Moises sa bundok, sinabihan niya ang mga Israelita na magdala ng mga kaloob sa Diyos. Ang mga ito ay gagamitin sa paggawa ng tolda ng presensya ng Diyos, ng mga gamit sa tolda, at ng mga damit ng mga saserdote na maglilingkod sa kanya. Kusang loob na nagdala ang mga tao ng mamahaling bagay. Nagbigay sila ng mga higaw, singsing, kwintas at lahat ng uri ng alahas na yari sa ginto. Naghandog sila ng magagandang tela at balat. Nagkaloob sila ng pilak, tanso at akasya. Ang mga babaeng mahusay gumawa ng sinulid ay nagdala ng magawa nila. At ang mga pinuno ay nagbigay ng mga mahahaling bato, pabango at mga langis. Lahat ng may nais ay nagdala ng maari nilang ibigay kay Yahweh. Tuwing umaga, patuloy ang pagdadala nila kay Moises ng kanilang mga kaloob. Pinatigil na sila ni Moises sapagkat labis na ang kanilang mga naibigay. Pumili ang Diyos ng mga mahuhusay na manggagawa upang gawin ang kaniyang tolda. Ayon sa pag-uutos ng Diyos, ginawa nilang tolda ng presensya ni Yahweh gamit ang kahoy, mamahaling tela, tanso, pilak at ginto. Gumawa rin sila ng kaban ng tipan mula sa kahoy na binalot ng ginto. Sa talip ng kaban ay may 2 gintong anghel na may pakpak. Gumawa rin sila ng makurtinang may burda, ng lamesa, ng ilawan, ng gintong altar na sunugan ng insenso, ng altar na tanso na sunugan ng mahandog, at ng palangga ng tanso para sa paghuhugas. Tumahi rin sila ng mga damit para sa mga saserdote. Nang mangyari ang gawain, itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng mga kautusan ng Diyos sa loob ng kaban ng tipan. Pagkatapos, inilagay niya ang kaban ng tipan sa loob ng tolda at tinabingan ito ng mga kortina. Ang bahaging ito ng tolda ay naging kabanal-banalang dako. Ito ang lugar kung saan naroroon si Yahweh sa ulap sa ibabaw ng kaban ng tipan. Pinaghiwalay ng kortina ang kabanal-banalang dako at ang banal na dako, ang gawing labas ng bahagi ng tolda. Sa banal na dako, inilagay ni Moises ang lamesa at ang ilawan. Inilagay niya ang gintong altar na sunugan ng insenso sa harap ng kortina na nakatabing sa kaban ng tipan. Pagkatapos, nagsabit siya ng isa pang kortina sa bungad ng tolda. Sa harap ng tolda, inilagay ni Moises ang altar na tanso na sunugan ng mga handog at ang palangga ng tanso para sa paghuhugas. Pagkatapos, naglagay siya ng iba pang mga kortina sa palibot ng tolda at ito ang nagsilbing looban. Itinalaga ni Moises ang tolda at ang lahat na makagamitan nito sa Diyos. Pinahiran niya ang mga ito ng sagradong langis at ang mga ito ay naging banal. Nagsunog siya ng mabangong insenso sa gintong altar at nag-alay ng mahandog sa altar na tanso. Inutusan ng Diyos si Moises na italaga si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kaya tinipon ni Moises ang bayan ng Israel sa harap ng tolda ng presensya ng Diyos. Dinala niya si Aaron at kanyang mga anak na lalaki sa bungad ng tolda. Dito ay naligo sila bilang seremonya at isinuot sa kanila ni Moises ang mga damit na pangsaserdote.
Pinahira niya sila ng langis at itinalaga sila kay Yahweh. Pumatay siya ng lalaking tupa at winisikan ng dugo nito si Aaron at ang kanyang mga anak para linisin sila. Sila at ang kanilang mga inapo ay magsisilbi sa Diyos bilang mga saserdote. Pinuno ng kaningningan ng presensya ng Diyos ang tolda. Sa araw, nasa ibabaw nito ang haliging ulap at sa gabi, sa ibabaw nito nagliliwab ang haliging apoy. Natutunan natin sa kwento na nagbigay ang mga Israelita ng kanilang handog sa Diyos para sa paggawa ng sagradong tolda. Ginawa nila ito ng maluwag sa kanilang kalooban at bukal sa kanilang puso. Sa panahon natin ngayon, bakit tayo nagbibigay ng mga kaloob o offering kapag tayo ay sumasamba tuwing Linggo? Nagbibigay tayo ng kaloob para magkaroon ng mga pondo o materyales na magagamit sa ating bahay-sambahan, sa gawain ng church, at para sa mga taong naglilingkod sa Diyos kagaya ng ating mga pastor at misyonero. Sinasabi sa atin ng Biblia na gusto ng Diyos na magbigay tayo ng may masayang kalooban. Kaya alalahanin natin mga bata na dapat ay may saya sa ating kalooban sa tuwing magbibigay tayo ng offering para sa Diyos.